Magandang araw mga ka-Skyline. Ako po si Dr. Eli Florendo, isa pong ear, nose and throat, head and neck surgeon dito po sa Skyline Hospital and Medical Center. At ngayon po ay March 3, 2022 and today we are celebrating World Hearing Day. Okay? So ngayon po andito po ako para magbigay sa inyo ng konting kaalaman tungkol sa kung paano natin maaalagaan ang ating pandinig. Kasi nga po ngayon ay World Hearing Day. Okay? So again, ako po si Doc Eli Florendo, isang ENT head and neck surgeon na magbibigay ng simpleng kaalaman po para kung maaalagaan natin ang ating pandinig. Okay, so magsimula po tayo. So alam naman natin na ang ginagamit natin sa pandinig ay ating mga tenga. Okay? Ang tenga natin is the primary organ for hearing. Although hindi lang talaga siya pandinig, isa din itong organ para sa balance. But today, I will be discussing the hearing part of the ear. Now, ang tenga po natin, meron po siyang tatlong bahagi. Ningit po sa kaalaman ng karamihan, hindi lang po ito ang ating tenga. Okay, meron po itong tinatawag na outer ear, middle ear, saka inner ear. Na may kanya-kanyang trabaho rin. Ang outer ear, kasama na po ito, okay, ang nagsisilbing taga-sagap ng tunog sa environment para maipasok sa loob ng tenga natin. Ang middle ear, meron din po siyang mga maliliit na buto sa loob na nagtatransmit ng sound, no, papunta sa inner ear, na kung saan i-convert ng inner ear yung sound bilang isang stimuli na makikilala ng ating brain. Nang sa gayon, alam natin na meron tayong naririnig. Now, madalas po na nagiging problems po ng mga pasyente namin, mga ENT ay ang pandinig. So ano po ba, Doc, ang pinaka madalas na dahilan kung bakit humihina ang pandinig ng tao? So base ho sa aming mga pasyenteng nakikita, madalas po tayong nakaka-encounter ng mga earwax. No? Isa po yan. So pag sinabi natin earwax, ito po yung mga tutuli na humaharang po sa ating tenga. Ang tao po, iba-iba po ang kapasidad nilang gumawa ng earwax. May mga tao po na talagang malakas mag-earwax, may mga iba naman na halos mahina or halos wala na mag-earwax. Pag ikaw ay ganun, napakaswerte. Pero ganun pa man, hindi naman ibig sabihin na malakas kang mag-earwax, sakit na siya. Basically, pagkakaroon ng maraming earwax or tutuli is more of an inconvenience, no? So, ano ho ba ang unang gagawin natin pag may ganun? So, of course, pumunta po kayo sa ENT. Silipin po ng ENT yung mga tenga ninyo, tapos titignan nila kung may nakamarapong tutuli. Depende po sa klase ng tutuli, madalaman po nila kung pwede na po tanggalin yan agad. May mga earwax po na pagsilip po namin, mukhang malambot na at hindi naman po karamihan, pwede na po yung tanggalin oran mismo. Kaya lang po, pag yung tutuli po ninyo o yung earwax po ninyo, parang bato pag tinitignan namin or yung consistency niya ay napakatigas. Sabay, kailangan ho munang palambutin ito. Pabalik po kayo after a while, let's say 7 days po, tapos pwede na po tanggalin yung earwax ninyo or yung tutuling nakabala sa tenga. So yan po yung pinaka-common na cause ng panghihina ng pandinig, yung earwax. Ano pa po ba yung mga ibang dahilan kung bakit humihina yung pandinig natin? Isa po, pwede din po ang infection. Pag may infection po tayo, ang mga senyales po niyan, maaari pong sumasakit ang tenga. Minsan po may kasama pong lumalabas na likido sa tenga. Minsan po tinatawag po nila itong luga. Okay? So ano din po ang gagawin natin pagka ganoon? So pupunta lang po sa ENT, examinin po kayo. Pag may nakita pong infection po, tulad po nun, kung may luga po ba o wala, gagamutin po kayo ng doktor. No? Siyempre po, pag may nakita pong liquid or likido doon sa tenga ninyo, lilinisin po yan ng ENT at bibigyan po kayo ng tamang gamot para po doon sa infection. Isa pa pong dahilan kung bakit humihina ang pandinig natin ay tinatawag namin noise related. No? Meron po tayong tinatawag na noise induced hearing loss.
Ito po yung mga nakikita natin madalas sa mga taong exposed sa mga iba't ibang klase ng ingay, tulad ng mga machines or machinery. Kapag ikaw ay nagkatrabaho sa isang factory, construction site, kung saan madami tayong mga machines na maiingay, ikaw ay isang professional na gumagamit ng headset, na kung saan nakalagay ang headset mo dito, at ang trabaho mo ay tumatagal ng at least 6 to 8 hours a day. Ngayon, ang noise po kasi, pwede mo talagang makadamage ng pandinig yan. Lalo na, pag yung level po ng ingay ay mas mataas sa tinatawag namin 85 decibels. Although hindi naman talaga natin kailangan sukatin yan talaga, pero pag gagamit po tayo ng sound meter at more than 85 decibels po yung noise na kung saan kayo ay nakakarinig ng ganito, ay maaari po maging problematic po sa ating mga tenant. Now, syempre po, ang gagawin po ninyo, ganun din po, magpapacheck up po sa ENT, sisilipin po ng ENT yan. Now, kadalasan po, yung mga may problema po sa ganyan at may noise exposure, madalas po, pag sinisilip namin yung tenga, wala naman kami nakikitang problema talaga. Dahil, ang nakikita lang namin po ay hanggang sa eardrum. Kadalasan po, ang eardrum ng mga taong may ganito, ay normal looking po sila. So, ang ginagawa po namin para mahuli namin siya ay nagpapagawa po kami ng tinatawag na hearing test or audiogram. Dito po namin nakikita sa audiogram kung talaga pong may problema po yung pandinig ng pasyente. Kadalasan po sa mga ganitong cases, no, ang problema ay nandoon pa sa inner ear. Yun po kasi ang nadadamage pag nagkakaroon po tayo ng chronic noise exposure. Okay. Ang isa pa pong dahilan kung bakit po pwedeng magkaroon ng paghihina ng pandinig ay pagkakaroon po ng mga foreign body sa tenga. So pag sinabi pong foreign body, kadalasan po ito ay nakikita namin sa mga bata. So may mga cases po na nakakita kami ng mga pellet sa loob ng tenga, clay, buhangin, mga maliliit na parte ng mga laruan, okay, at minsan insekto rin. So lahat ng mga ito, maaari po silang magbigay ng panghihina ng pandinig. So ano po ang dapat gawin? So alam naman natin na mga bata, madalas hindi po aamin yan. Unless talagang may iniinom na sila. Although most of the time, pag may foreign body sa tenga ang bata, magreklamo po yan ng discomfort. The moment po na magpakita ng ganyang sintomas ang inyong mga anak, maaari na po kayong magpunta sa ENT para ma-check up po yung mga tenga. Pag nakita po namin na may foreign body, at tanggalin po namin yan at dun po, lilinaw po ang pandinig ng bata at the same time, giginhawa din po ang pakiramdam. Okay? Now, punta po tayo sa mga madalas na tanong sa amin ng mga pasyente. Dok, ano po ba ang tamang paraan ng paglinis ng tenga? Kami po mga ENT, hindi namin talaga inaalaw ang paglinis ng tenga sa pamamagitan ng paggamit ng cotton buds, tiyani, palito ng posporo, o yung mga kutsarang maliliit, yung mga nabibili sa bangketa. Ang tamang paglinis lang po, hangga't maaari, dapat hindi po natin ginagalaw ang ating tenga. Kung talagang gusto nila, kumuha lang po tayo ng malinis na tela, lampin, or face towel, or bimpo. Lagay lang po dito, pahid lang kung ganun, pwede na. Hindi na po kailangan gawin ito araw-araw. Kahit nga twice or once a week lang, pwede na. Now, yun po yung pinaka-basic. Now, isa pa po, para maiwasan din po natin yung tinatawag namin noise-related or noise-induced hearing loss, ingat din po tayo sa pakikinig sa mga may ingay na musika, okay, mga machines. Kung kayo po ay mahilig makinig ng music at kayo ay nag-headphones araw-araw or nasa bahay lamang, nakikinig ng music at malakas ang volume ninyo, ina-advise ko po na hanggat maaari, ibaba nyo po yung sound. Kasi po, pag yan ay tumagal, maaari po maapektuhan yung pandinig ninyo. So dapat po, hinay-hinay lang sa volume at huwag masyadong tagal. Hindi din ho namin ina-advise na matulog na naka-headphones. Yung iba po kasi, naka-headphones, nakakatulugan, nagpapatugtog ng musika, hindi nila napapansin, ang lakas pala ng music, eh magdamag silang tulog, eh yan ho'y makakadamage din po sa inner ear natin. So hanggat maaari po, iwasan po natin yan. Okay? So basically, yun lang po mga ka-skyline ng aking ituturo sa ngayon. Simpleng mga paraan upang mapanagaan natin ang ating pandinig. Sabi ko nga po, ang pinakamadaling tandaan dito, as long as meron po kayong nararamdaman, no,
Meron po kayong napapansin na humihina ang pandinig, minsan umuugong ang pandinig, or ang tenga natin may umuugong, may lumalabas na likido na hindi mo maintindihan, skyline mo na yan. Okay? So again po, ako po si Dr. Ellie Florendo, ang inyong ENT Head and Neck Surgeon, na nagsasabi muli na Happy World Healing Day. At huwag ko ninyong kalimutan i-like ang aming channel dito sa Skyline. Click that notification bell and subscribe. Alright? So magandang araw po muli. Ingat po tayo niya.